presidential bet Grace Poe takes her campaign to the opposition's territory, Navota City. It is the turf of Navota's representative Toby Tiangco, a staunch supporter of her closest rival, Vice President Jejomar Binay. Poe flew straight from a campaign sortie in Samar to meet with local fishermen and fish vendors. Poe topped the 2013 senatorial race in Navotas. All local officials elected that time were from UNA, but administration bet Poe won on the national level. Tables turned in 2015 when Tiangco publicized the residency issue against Poe, which led to 4 disqualification cases against her. Nung nilabas niya yon, hindi naman sumama ang loob ko, mas lumakas lang ang loob ko, medyo may galit lang ay naramdaman ko noon. Pero pagkatapos naman noon ay nagkita kami sa isang lugar at sabi niya sa akin, trabaho lang daw ang kanyang ginagawa. Tanggap ko naman yon. Bakit naman ako iiwas? Hindi naman siya ang pinupuntahan ko sa Navotas. Ang pinupuntahan ko doon ay ang kanya, ang mga tao doon. Na Pilipino rin naman, saan man sila dito sa Pilipinas. Wow! Ako naman, naalala! But Poe says what Tiangco did is a thing of the past. She faces another issue. This time, drawing flak over her comments on the supposed non-involvement of Nationalist People's Coalition founder Danding Cuanco on the release of COCO levy funds or taxes he used to buy businesses. The NPC earlier endorsed Poe and running mate Cheese Escudero, who defends her from critics saying she's Cuanco's puppet. Hiniling ng lahat ng tumatakbo sa pagkapangulo ang suporta at endorsement ng NPC. Lahat sila, no exception, humarap. Secretary Rojas, Mayor Duterte, Vice President Binay, gayon din si Senator Grace. Tapos, nung inendorso ng NPC si Senator Grace, biglang meron ng interes sa likod niya, biglang tuta na siya. Paano pag sila inendorso? Kaya di ba nilang sabihin ang parehong bagay na yan? While the two clarify their stand on the decades-long issue of COCO levy funds, the matter remains crucial to their campaign. After all, they say agriculture and agrarian reform are in their core agenda. Camille Elemia, Rappler, Navota City.